Kamusta mga papi? Mga paps, tayo'y balik update nga po dito sa ating mega city dito nga sa Cavite. At dalawa po ang cover natin ngayon. Unahin po natin dito sa may Maple Grove. Kasalukuyan nga pala ay nandito tayo sa Governor's Drive. Pag dinireksyon niyo po yan mga paps at mga ma'am, ang labas po niyan ay sa Cavitex. So ito na nga po, ang Maple Grove po ay ang may gawa po nito ay ang Mega World. At ito nga po ay merong 140 hectares na lupain. So sa ngayon mga paps at mga ma'am, dahil nga hindi pa ito bukas at sarado pa nga yung area kung saan nandun yung mostly na under construction, ay hanggang dito lang po ang pwede niyong pasukin. At tuwing umaga nga po at hapon, marami nagka-jogging dito at nagbibisikleta. So mga paps at mga ma'am, out of 140 hectares nga po na sukat nitong Maple Road na ito, 35 hectares po doon ay gagawin po itong parang Makati-inspired na business or commercial district. At magkakaroon din po ito ng mga top-notch residential property. Tapos meron pa pong Central Park. At kagandahan nga po dito mga paps at mga ma'am ay easy access nga po ito sa Cavitex, kung saan aabutin lamang ang biyahe from Makati or BGC, no, hanggang dito via Cavitex ng at least 30 to 45 minutes lang po. Okay, so doon naman tayo sa next mega city nga na ginagawa rin dito along Centennial Highway pa rin. At ito naman yung Evo City na ang nag-develop ay itong Ayala Land. At gusto ko nga rin muna palang isingit mga paps at mga ma'am na maraming salamat po ulit sa inyong suporta. At sana po'y palagi po kayo nag-i-enjoy dito sa ating mga video ng mga developments nga dito sa ating bayan ng Cavite. At dun sa mga bago pa lamang na napadaan dito sa channel natin, mag-subscribe na po kayo. So ayan po, banda sa kanan, yan na nga po yung Evo City na di-develop ng Ayala Land. At meron nga pala itong sukat na 200 hectares. So napakalaki po. Ito po yung para magiging central business district naman dito sa ating bayan ng Cavite. Siyempre magkakaroon ito ng mall, Ayala Mall siyempre. Meron ding residential, yung mga low rise lamang po. At meron din po itong i-develop entirely for the park and natural open area na may sukat po na 19 hectares. So napakasarap po mamasyal dito pagkatapos na nga po ito. So atin nga pong papasukin nga itong heart nga ng Evo City dito sa may Daang Hari Link. Ito lang po yun, katabing-katabi po ng Centennial Road. At very strategic nga rin po yung alignment ng ating Cavite Laguna Expressway dahil meron po siyang exit point nga dito. Yung sabad ng kaliwa po, yan po yung de-develop na Kawit Interchange nga ng Cavite Laguna Expressway. Ito naman po yung na-clear na land area nga dito sa Evo City na again kung saan meron po siyang 200 hectares na sukat at 41 hectares nga dun po sa 200 na yon ay magiging residential area. So kaliwat kanan po yan mga paps at mga ma'am, yung 200 hectares nga nitong Evo City.
So ito nga, i-drive ko lang kayo again, left to right. Yan nga po yung de-develop na Evo City. Kita nyo naman po kung gaano kalawak yung magiging Central Business District natin dito sa Cavite. Paps at mga ma'am, sana po yung nag-enjoy po kayo sa ating quick update nga ng mega developments dito sa ating bayan ng Cavite. Ingat po kayong lahat. God bless. At syempre, thank you!